Ayan na nga po, at tuluyan na pong nag-resign si VP Sara bilang isang DepEd Secretary. Ayan. At maya-maya naman po natin balikan niya na dahil hindi naman po talaga yan ang main topic natin kasi nga marami na po nag-topic dyan. Ay itutuloy lang po natin yung ating topic kahapon na kung saan po ay yung sa Coast Guard na pinutulan ng hinlalaki ng incheck ng mga Chinese dyan, ng mga Coast Guard. So, yun po ang kaputol. Oh, dinaputulan kayo ngayon ng kwara. Nasaan yung yabang ninyo? Ha? Lalo na ito, si Bangag na ito, nakala mo. At napakatapang, nasaan yung sinasabi mo na once na may nasaktan na military dyan or yan, mga Coast Guard na yan, ay nasaan yung tapang mo? Sige na, sige na. Sige na, mag-gira na kayo. At una, hindi naman ako pinayagan nitong ating mga kababayan na mga kuan dahil ang hinihingi ko lang sana inspirasyon at saka hinihingi ko lang sana na kondisyon ay mabigyan ng tigi 1,000,000 itong ating mga kababayan. Pero at dahil po dyan ay walang pumatos at maging itong mga viewers natin ay hindi sila naging interesado doon sa challenge kong yon. Anyway, hindi na po natin pag-uusapan yan. Kundi wala na po akong itatapit dyan na tungkol dyan sa kaya ko naman gawing revolto or istatwa yan dyan sa Xi Jinping sa gitna ng West Philippine Sea. Wala na. Okay na, dahil wala namang pumatos, dahil inspirasyon lang yung hinihingi ko, hindi nyo pa nabigay. Anyway, sige na. Okay na yan. So dito na tayo sa pinutulan. Pinutulan ba naman ang hinlalaki? Di ngayon, ikaw yung Coast Guard na putol. Anong ginawa mo? Putang ina, sumasampa pa lang sana yan dyan sa barko ninyo, at dinirat-rat nyo na sana. Total, may mga baril kayo. At bakit nyo ngayon pinayagan naputulan kayo ng hinlalaki? Talaga naman. Ay, Mario Sef, yan ba yung nagtatapang-tapangan na yung amo ninyo si, kung ano yan, si Au-Au? Oh, sige, mabalik tayo dito kay Sara Duterte. Mamaya natin ibabalik uli yan dyan sa Coast Guard niyan. Grabe ah. At nagpipista yung mga vlogger na nawagan nananawagan dati ng resignation ni VP Sara. Ayan na po, pero hindi po nag-resign si VP Sara dahil doon sa inyong panawagan. At maraming nag-speculate, maraming nagbigay ng opinion nila, pero natatawa na lang ako doon sa mga opinion kung bakit nag-resign si VP Sara. Ay sari-sari nga po yung mga opinion at speculation itong mga tao, lalo na itong mga tanga na mga vlogger ng mga butod at itong si Bangag. Ayan. At ito, sasabihin ko na sa inyo, yung nagbubunyi ngayon, nagsasaya ngayon yung pag-re-resign ni VP Sara, grabe, walang katapusang pagbubunyi at kasiyahan itong mga kwan ito at ang mga unggoy na ito. Ngayon, kasi ang effectivity pa naman yan ay July 19. Okay? So sa July 19 kaya, right after nung July 19 na yon, magagawa nyo pa kayo magsaya? Ay baka naman ingod-ngod nyo na yung mukha ninyo sa lupa dahil sa sobrang frustration. Ha? Di ko nga alam kung sasabihin ko rito yung totoong dahilan eh. At ito ang talagang kwan eh. Anyway, at nandito naman eh. Yung inilista ko yung nagla... anak ko po, grabe ito. Grabe ito. Talagang kwan to. Ayaw ko. Yun nga, sinasabi ko kung ano kaya magiging reaksyon itong mga nagbubunye ngayon. Ay baka palagay ko, yung iba dyan tutuwad, yung iba dyan isusub-sub na nila yung ulo nila. Ay, yan. Anyway, yun nga po at
sa pag-re-resign na bagay, kung inyo po matatandaan naman, ay sinabi ko naman po yan dati na VPN dahil ganyan naman ginagawa sa'yo, mag-resign ka na. At mag-withdraw ka na ng support. At dahil na dyan, sabi ko nga, binigyan ko pa rin siya ng benefit of the doubt na baka mayroong plano. At ito na po ang plano. Sa ayaw ninyo at sa gusto ninyo, lahat buong mundo mawiwindang. Maniwala kayo sa akin. Ha? July 19 ang resignation niya, ang effectivity ng resignation siya. At July 22 yung SONA ni Bangan. Yan. Bakit kaya? Ano kaya? Parang gusto ko nang sabihin eh. Sige, mamaya-maya na nga lang. Mamaya-maya ko na nga lang sabihin at grabe, hindi ko kasi ma-imagine yung pagbubunyin itong mga vlogger ng bangag na ito. Pagre-resign. maging si Butod, sumayaw-sayaw na. Tapos, sa pagsasayaw-sayaw nga, namumuna yung Butod niya. Grabe. Mm-hmm. Ngayon, July 19, so July 22 ang SONA. So hindi naman kaya July 20 ay lalarga na ito si Sara. Ito ang sabi ko nga po, buong mundo mawiwindang dito. Ngayon, kasi sige, galitin niyo pa ako, galitin niyo pa ako. Ibubulgar ko na talaga hanggang mamaya. Kung ano ba talaga ang dahilan. Kasi lahat ng mga speculation ay hindi, walang tumama sa inyo. Ito yung, itong speculation ko, hindi po speculate, kundi talagang mayroon po tayong resource person na talaga namang credible at ito naman talaga ay totoo. Ayan, mamaya-maya lang po. Ayan. Huwag kayong pan. Huwag kayong mainip at nako. Anyway, bago po yan, huwag muna kayong aalis ha. Bago po yan, sabihin ko na po, promise mamaya, sabihin ko po kung ano talaga ang dahilan, kung ano po ang mangyayari at kung ano po yung sinasabi ko, mawiwindang ang buong mundo. Ayan. Balik tayo dito sa kwan. Sa naputulan ng kwan, naputulan ng hinlalaki. Hindi naman kaya sa susunod na pupunta ninyo dyan, baka yung liig nyo na ang puputuli ng mga Chinese. Kasi kayayabang nyo. Tangina, nandyan na kayo, inakyat kayo ng China, hindi nyo pa niratrat. Total, yan naman ang gusto ni Bang, gira. Eh di gira na. Sige. Ako, kana ako. Hindi na ako magsasalita tungkol diyan sa mga panayon ko, ano pa yung mga maitutulong ko. Hindi na. Putang ina, ako wala akong hinihinging bayad dito. Pero ang sinasabi ko lang, inspirasyon lang sana yung hinihingi ko. At tatapusin ko na lahat ng mga kawatan na yan. Tatapusin ko na sana yung problema sa China na yan. Nagsabi na nga ako na pwede kong gawing statwa si Xi Jinping dyan mismo. Sa West Philippines eh. Sige lang. Pero hindi na. At mas gusto na lang siguro ninyo yung puro katarantaduhan na lang. Ano? No, ganun na siguro. Yun na lang gagawin natin. Wala tayong pagtawa na lang natin ang pagtawa na ito mga Coast Guard na ito. Maubusan kayo ng daliri dyan. Pagka ganyan, aba yan. Tangina kung ako yan nandyan. Puputulan ba naman ako ng hinlalaki? Ay pag ako nandyan, putang ina, dinurog ko yung ulo ng hayop na umakyat naman din sa barko. Ay nako, sa susunod, liig nyo na puputulin dyan, maniwala ko sa akin. O nasaan na? Akala ko ba, gira na? Gira na! Na magkaalaman na tayo! Ha? Nako, kayayabang nyo mga animal kayo. Magkandamatay na lang kayong lahat. Mananatiling nakatayo.
yung mga subscribers ko maniwala kay sa akin. Kaya yung mga subscribers ko, wala, yung pinermulate namin ay talagang pinaka mabisa na yun na panangga ng virus yung itinuro kong kalamansi at saka sili sa inyo. At yun po ang gawin ninyo. Mag-ready lang po kayo dahil titingnan natin kung hanggang saan ang tapang nitong gobyernong ito. Ay kung yung mga hamon ko nga, ayon yung patusin, yung pan-China. Tarantado talaga itong mga tanga na ito. Mga tanga talaga. Anyway, sabi ko nga sa inyo, ito pa pala ang isa. Ah? Ay, sige. Wag na muna yan. Basta sa akin lang po rito ay hindi na ako mag-challenge, hindi na ako maghahamon dahil alam ko naman, napatunayan ko naman yan na wala talagang gustong pumato sa hamon ko, lalo nito mga kawatan na ito na may pagpatayan sa akin. Pero, tungkol dyan sa gagawin ko sana, dapat sana kung inyong pinagbigyan nyo na sana ako may inspirasyon ako, di sana ngayon nakita nyo na kung anong mangyayari sa China at anong mangyayari sa mga kawatan. Dapat sana alam nyo na. Ngayon, hindi. Wala. Okay lang yun. At least, hindi ako mapapagod. So, okay. Babalikan na ba natin kung ano yung mangyayari sa July 19? At tali, maiksi lang po itong gagawin kong video na ito eh. Dahil, ano ba? Talagang pano talaga ito pa na. Na natatawa lang ako kanina kagabi nung mapanood ko doon sa Channel 7 na pinakita yung Coast Guard na putol ang dali ang yung lalaki. Abutit hindi pinutol yung buong kamay mo. Ay, let's see. Tinanggalan kayo ng cellphone na. Hindi kayo pumalag. Tinanggalan kayo putang ina. Kahit ako lang mag-isa dyan sa West Philippines na yan. Hayop na yan. Sabi ko nga, ilalagay ko nga. Istatwa dyan niya si Jinping eh. Ayaw niyong kwan eh. Ayaw niyong patosin yung hamon ko eh. Adi, manigas na lang kayo ngayon. At talaga maninigas kayo. Maninigas talaga kayo. Tingnan niyo dyan, pag nag-umpisa yan. Hahapay lahat ang mga Pilipino. Maniwala kayo sa akin. Ang hindi lang hahapay ito mga subscriber ko, pero kayo, hahapay kayong lahat. Maniwala kayo sa akin. Kayayabang ninyo. At nagpipista pa kayo dahil sa magre-resign ni BP Sara at sabihin niyo pa ay nagtagumpay kayo. Ulol, hindi kayo nagtagumpay dahil yung sinasabi niyong mag-resign si BP Sara, hindi naman yun ang dahilan ng pag-resign niya yung panawagan ninyo. Ibang-iba, malayong malayo. At habang nanonood ako doon sa mga opinion ng mga iba at spekulasyon ng iba, natatawa na lang ako. Dahil malayong malayo yon doon sa mangyayari. Kaya sabi ko nga, yung magbubunye ngayon ng pag-resign ni Inday Sara, sana ay magawa niyong makangiti pagkatapos ng effectivity ng kanyang resignation. Ngayon. Okay. Siguro, ito ang magiging title natin at ito naman kasi, hindi ko sigurado ha, pero ito ay binigay lang po ng ating resource person na kung saan ay grabe. Noong nakaraan, yung pagsabi-sabi lang ni Lisa ng bad shit ka na sa akin, mayroong isang pidiya na hindi si Jonathan Morales hindi yun ang pag-uusapan natin. Mayroong pidiya at ito yung pidiya na mataas ang posisyon na nagbigay ng kopya ng litrato na humihigop itong bangag na kay BP Sara. Okay? Hawak na ni BP Sara. At
ang matindi nito, hindi lang yung litrato, maging yung video nandoon na hawak na ni VP Sara. Yan ang nakuha nating information. Ngayon, ano sinasabi ko? Baka malay natin na kapag after nitong effectivity ng resignation niya, July 19, baka July 20, ilalabas na ni VP Sara yung video na yan at yung mga litrato na yan. Kaya ang sinabi ko kanina, baka sa halip na magpiesta kayo, baka ingungudngud ninyo yung ulo ninyo, yung mukha ninyo sa lupa. At baka magulantang din ang buong mundo. Yun ang sinasabi ko. Sana nga. Okay. Ayan. Imaginin mo. Yun ang yun, kaya nga ngayon tarantan-taranta na. Ramdam na. Ramdam na ni Bangag. Ramdam na ni Butod. Na yun ang mangyayari dahil sa ginawa ng kabastusan dito kay Inday Sara. Anong sabi ni Inday Sara? Hindi siya nag-resign dahil sa kahinaan niya. Nag-resign siya dahil tawag ito, naaawa raw siya sa mga bata at saka mga teacher. Okay? So anong ibig sabihin nun? Dahil dito sa mga panggigipit ni Butod na ito. So ayaw na lang niya kasi baka mamaya, ang sabi nga, hindi rin niya binanggit pero yun na yung utak niya na baka raw hahara-hara si Butod yan, baka banata ni Sara yan, baka tumimbuwang din yan, nakagaya ng shashirit na yun. Pabuti ko sa mukha, patatamaan ni Inday Sara yan. Ay kung biniran niya sa Butod yan, ay sumabog yan, ay di makita yung mga pira na siniksik niya sa kanyang Butod. Yun ang aantayin natin. Ano magiging title natin? Buong mundo mawiwindang pag nilabas ni Inday Sara itong video na hawak na niya ngayon at itong mga picture na hawak na niya ngayon na kung saan ay nasa langit at lumilipad-lipad yung kanyang utak sa kahihigop ng siyab-syab. Yan na. Kaya mali yung mga iba, opinion ng iba, at saka mga analyze ng iba, hindi. Yan ang totoo. Yun ang nakakagulat. So tama nga, yung sa mga iba naman sa prior to that resignation of VP Sara, tama naman yung mga opinion at analysis ng mga iba na baka tumatiming lang itong si Sara. Yan na nga, timing na timing. Kasi July 19 yung effectivity. July 22 naman yung Sona. Ayan. Hindi naman kaya July 19 tapos July 20 ibuyang-yang na ni Sara Duterte yung video na yan at saka yung mga picture na yan. Baka naman kaya July 22 na sa halip na magsusuna si Bangag ay baka siya na ang presidente natin. Di ba? Alam niyo, may balita rin ba kayo kung sino yung ilalagay na kwan? Na defense secretary. Hindi niyo alam. Isang vlogger. Vlogger. Tingnan niyo, hindi niyo alam. Inopira na. Yung iwan ko ha, kung babanggitin ko na isang vlogger, inopira na. Siya raw ang magiging DepEd Secretary. Tapos, ang nasagot itong vlogger na ito, ay kung hindi ba naman kayo yung mga tanga, mga bubo at mga gago, bakit nyo ako operan ng DepEd Secretary
ay hindi naman ako tumungtong ng eskwelahan, katunayan, grade 2 lang ako. Sino yung vlogger na yan? Tanga talaga. Di ba? Madilin mo, vlogger. Yung sumisip-sip kay Tambaloslos, inupira ng DPS secretary. O, oh, edi sinagot sila itong vlogger na ito na talagang tanga kayo. Grade 2 na vlogger inupira ng DPS secretary. Tignan mo talaga. Wala talaga sa katinuan. Wala talaga sa katinuan. Tingnan mo. Dalawa yung pinagpipilian na yan eh. Ha? Yung isang vlogger din, babae. Yung una, lalaki. Tapos mayroon din vlogger na inupiran din ng kung aida sa kanilang dalawa kung sino raw mag-DPS secretary. Ay yung babae na yon, yung hiwi ang bunganga na walang ginawa kundi ang manira kay Maharlika. Ayan. Manira kay Duterte, manira kay Kibuloy. Yan yon. Inupiran ay grade 1 lang yan. Yung isang lalaki inupiran grade 2. Tapos inupiran yung isang babaeng vlogger na hiwi ang mukha. Grade 1? Ay, talaga naman. Ala, ay ano ganang nangyayari sa ating bansa ngayon? Ay talaga namang praning na eh. E may mga saltik na talaga ang ulo na tumanan dito. Abaw! Ay, Diyos Mary Josep. Re-reglahin ako sa inyong putang na yan. Ito grabe. Ano pa ba? Oh, sige, tatapusin na natin ito. Pero babalikan ko lang yung magiging title natin. Ah, after ng resignation, after effectivity ng resignation ni Sara Duterte, mawiwindang ang buong mundo sa kanyang isisiwalat, ibubulgar, ibubuyang yan. Madinin mo? Grabe ha, yun, talagang talagang sinikap talaga nila makuha yung video na yon. Ayan, ibinigay na mismo kay VP Inday Sara. So sige po, at doon po sa mga nag-subscribe ngayon, dahil medyo nadagdagan ng subscribers tayo, bagamat wala nag-call out doon sa aking hinihinging inspirasyon para gawin ko na yung dapat gawin. Hindi bali na po, okay lang po. Pero yung mga nandiyan po, nag-subscribe, ay maraming salamat po. At pakatandaan po ninyo yung aking itinuro, huwag nyo wawalain sa inyong puso at isipan dahil pag dumating na po, yung totoo na, nalabanan na, totoong nandiyan na lumilipad na yung mga virus, ay gumawa lamang po kayo para sa inyong ikaliligtas. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.